po natin ang pinakasaliwang balita naman sa Tacloban City, Leyte. Nasa linya ng telepono si Raffy Tima. Raffy? Connie, katatapos-tapos ng isang malakas na buhos ng ulan dito sa siyudad ng Tacloban. Kagabi pa actually, bago mag-alas 11 ng gabi, umulan na rin. Kaya naman doble pahirap ngayon sa mga tigarito na nawala na ng tirahan dahil sa nangyaring pagyot kasama nitong storm surge. Marami pa man ding naapektuhan nitong mga nakarang araw ang natutulog lamang sa gilid ng kalye. Maswerte yung ibang nagkabit ng trapal bilang panangga sa ulan, pero nitong mga nakarang araw, bago yung ulan na nagsimula kagabi, karamihan sa ating mga nakita ay nakasalampak lang sa mga gilid ng kalsada. Pero ngayon, bagamat makulimlim pa rin, tumila na yung ulan, kaya mula dito sa ating kinaroroonan sa pier ng Tacloban ay kita na natin yung ibang naapektuhan, particular itong mga tiga-barangay na malapit dito sa pier na kanya-kanya munang diskarte para lang makakain. Ito yung regular na routine ng mga tao rito, lalo na hindi pa naabutan ng relief goods tuwing umaga. Umiikot-ikot at naghahanap ng makakain, lalong-lalo na yung tubig. Marami naman na tayo nakikitang relief supplies na dumarating dito, pero hindi lang naman syudad ng Tacloban ang target na mabigyan ng tulong. Kahapon nga, Connie, ay sumama tayo sa isang Air Force chopper na naghatid ng relief goods sa bayan ng Giwan, kung saan na unang naglandfall yung bagyo. At ayon sa mga natira natin ng tulong doon, first time nilang makakuha ng relief goods mula nung magsimula yung manalasa yung bagyo. At ayon nga sa mayor ng syudad, 100% sa kanyang nasasakupan sa Giwan ay apektado ng bagyo. Kahapon din ay dumating dito yung commander ng 3rd U.S. Marine Expeditionary Force para magsagawa ng assessment tungkol sa tulong na kanilang ipapamahagi rito. Ito man ay may endorsement ni U.S. President Barack Obama. At sa kanilang initial pa lamang na assessment ay mayahalit tulad na raw nila itong pinsalang ginawa ni Super Typhoon Yolanda sa Indonesian tsunami na nangyari ilang taon na yung nakararaan. Ang ipinag-aalala ngayon ng mga tao rito bukod sa pagkain at tubig ay yung pananatili pa rin ng ilang bangkay sa gilid ng ilang kalye rito. At pasintabi po sa mga nag-aalmusal, pero hindi nakaaya-aya yung amoy ng ilan sa mga barangay dito dahil nga sa hindi pa nakukolekt ang mga bangkay bukod pa sa mga labi ng natinatiyak na nakaipit sa mga makapal na debris sa lugar. Baka naman daw pagmulan na ito ng sakit, lalo't ngayon ay kumukuha ng tubig yung ilan nating kababayang naapektuhan ng bagyo sa mga poso o deep well na nakakalat dito sa syudad. Sa ngayon, sa kabila ng makulimlim na panahon, inaasahan naman natin na magpapatuloy ang air operation sa Tacloban City Airport, kung saan daan-daan pa rin nating kababayan yung nagpalipas ng gabi para magbakasakaling makasakay sa mga T-130 at commercial Mercy flight palabas ng Tacloban. Connie? Okay, Raffy, linawin lang natin dahil nabanggit mo, kanya-kanyang diskarte ang mga kababayan natin dyan sa paligid, no, sa pagkain nila, sa mga kukuning inumin at iba pang gamit. Ano. So are we saying, Raffy, that hindi talaga sufisyente pa yung ayuda na nabibigay ng ating pamahalaan, particular kasi naririnig natin yung iba't ibang ahensya na nagsasabi that they're on top of things? Connie, sa dami siguro talaga na naapektuhan, hindi mo masasabing 100% right. Ay nabigyan na ng tulong. Yung iba naman na nabigyan na ng isang beses na tulong ay hindi rin naman yun sasapat dahil ang nangyayari kasi dito, Connie, bukod sa mga naapektuhan ng mga tiga rito, may mga kamag-anak o kaibigan sila from outlying areas na nagtungo rito. Oo. Kaya alam nila na nandito yung mga religious life. So dadagdag yun sa populasyon nitong mga naapektuhan, kung kaya hindi mo masasabi talagang 100% covered sa ngayon. Pagkatapos nakikita natin nga, Connie, parot pa rito yung mga relief truck at pati mga chopper, ay talagang kahapon nga lang, Connie, sa ating pag-iikot mula sa area, ay makikita natin ang daming kumakaway dun sa mga nagdarang chopper, pero ang target ng ating relief supply kahapon ay yung mas pinakamalalayong lugar. So, yun yung nangyayari ngayon dito, Connie, yung mga malalayong lugar yung kanilang inuuna. That's at, right. Mahirap pa rin kasi, Connie, yung daan dito. Bagamat cleared na yung ilang highways ay one way pa lamang. So pagdating pa lang sa paglabas ng mga supplies, ay talagang traffic na at napakabagal ng daloy ng mga sasakyan. Kaya talagang haasahan mo na medyo mabagal yung paglabas ng mga relief supplies mula sa mga lugar kung saan sila naka-imbak dito sa Tacloban, Connie. Raffy, isa na lamang na tanong, ano, visible na ba yung mga ipinadala na contingent natin ng PNP, ng AFP para sa atin namang peace and order situation dyan?
Oo, Connie, nakita natin na kagabi nung magtungo tayo mula sa airport patungo rito sa pier na nagkalat yung mga membro ng ASP, yung PNP Special Action Force. At katunayan ay naglagay na sila ng mga checkpoints sa mga strategic na lugar dito sa Tacloban, lalo na yung patungo doon sa airport at yung mga patungo naman dito sa may City Hall kung saan naroon yung ilang relief supplies. At bagamat ang daming kumakalat nga, Connie, tungkol dun sa pagiging delikado nitong lugar na ito, wala naman tayong nakita na talagang chaotic yung situation. O kaya mga nangaagaw ng mga relief supplies o nangaagaw ng mga tubig. Wala naman tayong ganong nasaksihan dito. Merong mga nangihingi at nakikiusap. Pero yung sinasabing magulo at nangaagaw na wala naman tayong nakikita. Pero gayon po man ay narito yung PNP AFP at nagbabantay ng mga vital installations dito sa Tacloban. Connie? Alright, sabay-sabay tayo magdadasal, Rafi, talaga sa ating pagbangon mula dyan sa trahedya na yan. Maraming salamat, Rafi Tima.